Car ownership is not just about being a good driver. Dapat fina-follow natin yung PMS or preventive maintenance schedule ng ating mga sasakyan, and it is also important na meron tayong konting alam when it comes to car basic troubleshooting. Hi, it's Jester here for AC Delco Garage Philippines. And in this video, pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-common na problema na pwede natin ma-encounter sa kalsada, which is replacing a flat tire. Here with me today is Milo, so he will be helping us with this video. Hi, Jester. So I heard that you are going to get your student permit very soon. And I know that you like to go out of town, run some errands. So nakaranas ka na ba one time na while going to your destination is naka-experience ka na ng flat tire? One time, when you were going to the grocery, after we were coming back, na-flat kami. Okay. And my mom didn't know how to change tires and I didn't know how to change tires. Mm-hmm. So nagtawag na lang kami sa kuya. And the grocery is not that far from our house. Okay. Pero since we had to call pa and wait for the kuya, natagalan kami. This scenario is very normal for some car owners that hindi marunong magpalit ng flat tire. Since mag-start ka na mag-drive, one of the most important skill nga is yung pagpapalit ng flat tire. Kasi paano kung napunta ka in one place tapos walang signal ng cellphone, wala kang matawagan, walang dumadaan na ibang tao para tulungan ka. Pag dumating yung ganong situation, you wouldn't feel helpless. Yeah. Kaya tuturuan kita today. So are you up for it? Let's do it. Oh, let's go, let's go. Before we start replacing the flat tire, we need to prepare the tools first. Yeah. So where do you think is the tools hidden in the car? I think it's nasa this the trunk. The trunk here. Okay, correct. So let's get the tools first. For this model, the tire is located under this cover. So let's open this. Yeah. Karamihan ng mga sasakyan is meron siyang lock sa gitna. Uh-huh. You cannot just pull this out. Okay. This is locked into place. Kailangan mong i-unscrew dito. Would you mind unscrewing it? Where ba? In the middle. This one. Hey. Okay. Ayan, ito yung mga tools na kailangan natin sa pagpapalit ng flat tire. Ito, papakita ko sa iyo one by one. So this is the tire wrench. Okay. This is ito yung ginagamit para mapaluwagan yung nuts. Okay. Kapag ano. And next is what do you think this is called? This one. Yung pang-akyat ng This is what we call the jack. Para mapangat mo siya, kailangan mo siyang ikutin. So it lifts the car. Okay. So for the first step, sa tingin mo, ano yung kailangan nating unang gawin? Raise the car. So that is the second step. So for the first one, ang kailangan natin is i-loosen up yung mga nuts. With this one? Tama. Yeah. You know why? Because kapag inangat natin siya and we loosen it, sasama na yung ikot ng gulong. So while nakatouch muna sa ground, pwede natin i-loosen yung nut. So let's do it. So game. Try mong mag-loosen ng isa. Make sure na nakapasok ng you need to. Ayan. Okay. So try mo. So counterclockwise is to loosen. Clockwise is to tighten. So medyo mahirap. Yes. So, I'm gonna teach you. Kapag ganyan, matigas, you can use your legs. So if you step on it like this. Okay. Ayan, ganyan. Then you push it down. Ah. So it's gonna loosen. So try this one. That's loosen. Okay. Go for the remaining. Okay, so loosen na siya. Okay. So for the next step, we can now lift the car up. With the jack? Yes, tama. So, yung jack na to, para gumana, is hindi mo siya pwedeng basta-basta ilagay dun sa ano. There are certain points underneath the car na pwede mong lagyan ng jack.
Dito, titignan sa ilalim ng car kung saan mo ipi-place yung jack. So, kung makikita mo dun sa ilalim na itong ano, bandang rear left, yun, nakikita mo yung parang ano sa kanya, yung kanyang gatla. So, this is where you will place your jack. I-walk mo siya rito, then you get the tire wrench. Nakita mo may butas siya. You put this like this. Tapos dito ka sa pwesto mo. Para mas magandang. So, hilahin mo lang siya. Okay. Karamihan ng mga spare tire ngayon, ganito na itsura. So, tawag dito is donut tire. Mas maliit. Mas maliit. So, for this model, hawakan mo rito sa dalawang gilid nila. Okay. When you're putting it. Huwag dito kasi pag dinikit mo siya, pwedeng maikit yung kamay mo habang nilalagay mo. So, yeah, nakikita mo dito, yung butas. Oo. Yan. And may butas din dito. Okay. Kailangan align sila. So, tara. Tulungan kita. Okay, go. Pwede mo siya. Dito mo hawakan ba na ba para may leverage ka na isa. Okay. So, pwede ka na maglagay ng nut. So, ito yung tinighten mo. Ito ngayon yung next. Okay. Kahit apat lang muna. So, the reason kung ba't ginagawa natin yan is para maiwasan natin yung misalignment. Ano, misalignment. So, next. So, now we can lower the car na. Double check ko lang yung kanya. Then, pwede nang i-lower yung car na fully. Okay. So, after that, you need to recover yung mga items. Babalik natin dito. Yon. So, changing a flat tire is a might be a lot of mess. So, it is recommended that you bring a pair of gloves inside your car and also an extra shirt and towel. Yeah, correct, and towel. So, how was your first experience in replacing a flat tire? Nakakapagod. Nakakapagod. So, that is what is important. At least meron ka ng knowledge on what are the steps. Kung saan siya i-jack, kung kailan siya i-lift. And kung ano yung tamang pag-ipit doon. So next time, sa una lang naman siya mahirap. And when you get used to it, kapag nagawa mo na ulit, ay, meron ka ng idea on how to replace tires. We will be doing a series of videos like this. So, pwede rin natin para maturuan din natin si Milo on his journey to getting his first student permit or license. Yeah. So to know more about our dealer locations and more about our products, you may visit our website at www.acdelco.ph and you may visit our Facebook page and Instagram page, ACDelco Philippines.